isa yun sa mga battle na kaya kong panoorin ng paulit-ulit. Isa yun sa mga battle na ipapakita ko sa mga magiging anak ko. Alam mo Apo, yun, apo, alam mo yun na magiging proud ako doon habang buhay. Alam mo. Yo, HHTV nga pala, nagbabalik para sa mga usapang hip-hop. Pasensya na sa inactivity nitong mga nakaraang buwan, pero babawi tayo ngayon, pangako yan. Gusto ko lang din magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at nag-aabang. Sobrang nakakatawa ng puso yung mga comments sa huli nating video kasi, ayun, madaming nagwe-welcome back. Hindi ko kayo maiisa-isa, pero again, maraming salamat sa inyo. Hayaan nyo, mas pag-iigihan pa namin ang paggawa ng mga quality contents. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa highlights ng battle rap last year, ang naging performance ni EJ Power laban kay Cali Smooth sa California. May mga flipped up MCs na ang lumaban sa mga foreign battle rappers, di ba? Pero para sa akin, yung ginawa ni EJ Power dito was the most authentic performance of all. Yung challenge kasi sa kanya dito ay hindi lang adjustment sa language, kundi pati sa style, di ba? Kasi sa mga international battles ngayon, iba talaga yung atake nila compared sa local scene natin. Like doon, very rampant yung gun bars. Iba yung emphasis nila sa aggressive delivery and syempre yung mga regional slangs and references nila. Tsaka yung pressure din kasi wala nga kay EJ Power yung home court advantage. Pero grabe yung pag-step up niya dito sa mga choice of references para makabuo ng mga bara na talagang pantapat sa standard ng foreign leagues. Sa flip top, parang na-overlook din kasi minsan yung capability ni EJ Power bilang technical writer dahil mas nakilala talaga siya bilang komedyante. At yun din yung parang mas napili niyang gampanan na role bilang isang battle rapper. Pero na-prove niya dito na kayang-kaya niya din talagang sumabay sa teknikalan. Tsaka iba din yung crowd control niya dito considering nga na siya yung dayo. Never siyang nawala sa composure and kita naman na na-entertain talaga yung mga nanonood dun. With all the adjustments, para sa akin yung pinaka-impressive sa buong performance niya na to ay yung nadala niya pa rin yung sarili niya as EJ Power. I mean yung confidence at charisma niya na napapanood natin sa flip top, ganun na ganun din dito kaya sobrang naging authentic nga nung performance niya. Yung mismong finesse sa delivery niya sa flip top ay nag-translate talaga dito. Yung intro pa lang with the Manny Pacquiao accent, di ba? Tas nag-Espanyol pa siya, kumanta, ginamit yung sariling flow. Pati nga yung signature ni K-Ram na pabitin na pull off din ni EJ Power nung round 3. Kaya naging tatak flip top talaga yung pinakita niya dito. Sobrang angas nga kasi yung dating parang hindi siya yung pumunta doon as guest MC kundi parang sila yung pinasok niya sa mundo ng flip top . Ito yung isang proof na yung brand of battle rap natin dito sa Pinas ay kaya din talagang makipagsabayan sa ibang bansa. Na hindi lang yung views yung panlaban natin kundi kaya din nating sumabay para sa bara. Ito, nagkaroon tayo ng chance para ma-interview si EJ Power at dito nga napag-usapan namin kung paano nabuo yung battle na to, yung naging preparation niya and other interesting behind the scenes nung event. Subscribe pala kayo sa channel ni Sir EJ Power, nakalink lang yan sa description. Patan nyo yung mga tracks niya dyan. Medyo mahaba-haba ang usapan na to. Actually, part 1 lang to, no? Abangan nyo lang yung part 2 kasi doon naman pinag-usapan namin yung naging journey ni EJ Power sa flip top. So ayun, yun naman sir, paano naman nabuo yung ano, yung kay Cali? Naalala ko ano parang January or early this year, January or February yun. Message niya ako sa IG, sa Instagram. Akala ko yung una, parang alam mo yun, yung mga scam na, mga fake ano lang, mga fake account lang na yung uso kasi dito sa US yun yung parang ano yung mga scam sila sa ano sa mga cash app na alam mo yun parang so ano yun nga nag-chat siya nang mahaba sabi niya yun nga siya daw si Cali Smooth tagalugin ko na lang siya daw si Cali Smooth ganyan nakabattle niya na daw si ano sila Disaster sila Tesoro sila Ram Nitty. May mga nakalaban na daw siya ng mga, alam mo, mga top tier. Tapos, looking forward daw siya na makabattle ng, ano, ng Filipino MC. Napanood niya daw kasi yung laban namin ni Abra. Yun yung ano feeling ko napanood, kaka-upload nung laban namin ni Abra nun . Tapos, feeling ko nakita niya. Tapos, tiga LA pa siya. Marami siyang Filipino sigurong kakilala doon. Nagtimbre ng pangalang. Tapos,
balak tapos yun na nireply ako siya, sabi ko yeah ano. Alam mo yung kahit ano hindi ako sure kung kaya kong gawin, so sabi ko yeah yeah I'm down to battle, sabi ko ano battle tayo, sabi ko. Tapos sabi niya una, we can do ano English versus Tagalog, parang Zaito versus Sharon. Sabi ko, oh, pwede, kaso paano naman, alam mo yon, sabi ko. Parang gusto kong i-take yung chance na to na mag-step outside sa comfort zone ko. Na alam mo yon, na gusto kong mag-step outside sa comfort zone ko, na alam mo yon, patunayan ko sa sarili ko na kaya kong rin gawin sa ano, alam mo yon, sa English. Alam mo yon, magandang ano rin sa ano yun eh, magandang resume din sa battle rap yun na magagawa mo siya sa ibang lingwahe. So, sabi ko, oh, we can do it. Ano? Sabi ko, we can do it on English. Sabi ko, I wanna step outside my comfort zone. No. Tapos, sabi, yeah, yeah, we can do that. Tapos, ano, parang, yun nga, mga January, February yun. Hindi pa nangyari yung laban eh. Kasi, siya, alam ko may sinalihan siyang tournament, which is nag-champion siya. Yeah, may sinalihan siyang tournament. Balak sana namin nga mga around July. Summertime dito, July or June. Kaso nga may sinalihan siyang tournament. Tapos ako naman, na-busy ako, nag-school ako sa EMT. Yun, so parehas kami na-busy. Tapos, after nung nag-exchange na kami ng ano, phone number namin dito sa US. Tapos nagkakausap kami sa phone, ganyan ganyan. Tapos yun na nga, no, late September siguro yun nung ano na tumawag siya sa akin, sabi niya, ano, game ka ba, parang English Tagalog mo na, game ka ba ng November 18, sabi niya. Tapos sabi ko nung una, eh, hindi naman, yun nga, naghihintay ako ng message ni Enigma kung ano, di ba, kung papalabanin niya ako. Hindi naman siya nag-message. So, ano, sabi ko, sige, ano, game, sabi ko. Tapos sakto, yung tropa ko, may, ano kasi ako dito, may circle of friends ako dito na sakto, pupunta rin sila ng ganung date sa LA. So, yun sa makto. Tapos, sige, ano, tapos game, ano, sabi ko, yun, game, ano, kasana natin. Tapos sinabi niya, kilala mo ba sila, ano, nagsabi na siya ng ano, Arsenal, sila Danny Myers, sila 100 Bull, yung mga ano, mga kilalang pangalan sa King of the Dot. Tapos yun, parang na-starstruck ako na lalaban sila, yung mga napapanood ko lang dati sa YouTube, alam mo yun. Sabi ko, ayos ah, sabi ko. Tapos, yun, doon na nakasa, naalala ko pa nun, ano eh. Hindi ko pa, wala pa kasi yung poster na parang pinost ko lang sa FB na, may battle ako sa LA. Tapos, ang daming nag-ano lang, nag-haka-react na pa, parang, tingin niyo ba akala niyo, ano, hindi ko kayang gawin sa English to. Na parang nagbibiro lang ako. Tingin niyo ba mantitrip lang ako na ano. Siyempre, hindi ko naman, alam mo yun, hindi ko naman tatanggapin to na magiging katawa-tawa yung itsura. May isa pa akong kakilala na tinawang niya pa kung ano, kung Pinoy daw ba yung makakalabang ko sa English. Sabi ko, hindi. Sabi ko, itim yung makakalabang. Nakita ko yung itsura niya, parang, gumanon, parang sinasabi ng mukha niya na, oh, you're fucked up, parang, okay. Mga maraming nag-doubt, siyempre. Tapos, yun, lumabas na yung poster, yun nga, pinost ko, yun, maraming nagulat, maraming natuwa din na, siguro makikita kasi nila ulit ang bumatel. Tapos, so if September na ano yung battle, ilang band ka nang prepare nun sa sulat? Usually ano, ako kasi parang like a month talaga. Kasi hindi mo mararamdaman yung pressure kung wala pa yung palugit na yun eh. Parang sabihin natin September, pero yung mga putal na araw na yun,
parang mag ano eh mag mag ano kayo eh magpapaakampante ka pa eh. Lalabas lang kasi yung pressure pag ano na eh pag medyo malapit na talaga yung day. Itong battle, yun. Isang buwan to. Isang buwan kang nag-prepare dito. Oo. Grabe ah. Paano yun? Paano yun, sir? Yung writing process mo naman dito? Kasi English eh. Tsaka first time. Oo. Yung mga adjustments mo dito, sir? Siyempre, shoutouts kay Looney tsaka kay Anigma. Una si Anigma. Alam ko si Arik yung una kong tinanong. Si, shinare ko. Hindi pa lumalabas poster nun eh. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ano... Sir, ano, hingi po sana ako ng advice and tips kung paano po mag, ano, kasi di ba lumalaban siya sa akin yung dadat. Alam niya rin yung, ano, yung slangs dito sa US. So, tinanong ko siya kung pwede man hingi ng advice, alam mo yun, ng tips kung paano magsulat sa battle, alam mo yun. Yun, ano, parang in-advise niya ako na ganito, ganyan. May mga hindi dapat gawin. Tapos si Miluni din, minessage ko. Sabi ko, ano, yun, ano, sorry sa istorbo, ano, tanong ko lang sana paano mag, alam mo yun, magsulat sa English, ano yun, na, alam mo yun, magsulat sa battle ng English, alam mo yun, pa, kasi nakita niyo naman si Looney, di ba, sobrang effective kahit siya sa English, so, gusto kong maarinig ng mga payo mula sa kanila, alam mo yun, yun nga, na, ano eh, video chat niya ako noon eh, nagkakakwentuhan kami. Tapos yun nga, may mga hindi nga dapat gawin tulad ng siyempre hindi ka pwedeng gumamit ng TT bars sa English kasi sobrang ano yun sa mga itim eh. Lalo kung mga itim yung ano yung mga yung crowd mo sobrang awkward nun sa kanila. Tapos yun nga yung slangs. Iba yung ano eh. Iba yung slang ng Pinoy. Iba yung slang ng mga tiga dito. Mismo. Yun. Tapos yun nga ano lang daw yun nga more likely parang anuhin parang parang kilalanin mo yung magiging crowd sa venue. Syempre hindi Pilipino yun. Alam mo yun, hindi obra yung mga ginagawa. Yun, tapos pinanood ko yun. Pinanood ko yung mga laban ni Kalis Move. Ang dami. 70 pero hindi ko pinanood lahat yung recent lang. Tsaka yung mga parang, yung laban niya ay disaster. Nakalaban niya si ano, disaster. Tapos, kumukuha ako dun ng mga angles na masyadong hindi masyadong gamit. Nagamit. Alam mo yun. Oo. Kaya yun. Parang ano lang din, mga laban ko sa Tagalog, alam mo yung pinag-aaralan ko lang mabuti yung ano yung siya, kung ano yung style niya. Tapos, ang sarap sa feeling nung natapos ko na yung rounds ko na parang, naramdaman ko yung eto na alam ko na sabi ko na sa interview kay ano kay Batas. Naramdaman ko yung kalayaan sa battle na to na parang nagawa ko yung gusto kong gawin na hindi puro patawa lang. Do meron pa rin 'di ba kahit pa paano pero nagawa ko yung ano yung bumara per bara. Na hindi ko masyado nagagawa sa flip top. Kaya ang sarap sa feeling. Tapos yun nga na English siya. Ang sarap sa feeling na construct ko na ng yung all three rounds ko. And nagulat din ako sa sarili ko dahil medyo maaga ako siyang natapos yung sulat ko. Gaano kahirap tapos, yun, sir? Gaano kahirap bilang syempre second language tas pwede ba i-differentiate yung preparation mo sa English dun sa normal na Tagalog? Yung ano lang talaga kasi, magkakaiba lang talaga sa slang. Oh, syempre hindi mo pwede i-direct translate yung ano, yung Tagalog na magsulat ng Tagalog, i-direct translate mo sa English. Hindi ano eh, hindi uubre. Tapos, yun lang. Ang ginawa ko, ipon ng punchlines as much as possible tulad nga ng ano, ng same prep pa rin sa Tagalog pero hindi ko kasi alam kung ano yung ma-appreciate ng crowd na tiga dito, 'di ba? So ginawa ko siyang pagandahin yung tunog niya. So pinilit ko yung rhymes yung mga multis na alam mo yun na
sunod-sunod as much as possible, tapos maganda rin pakinggan yung flow para alam mo yon, madala yung crowd. Di mo alam kung ano eh. First time kong bumatil, di ko alam kung ma-appreciate nila yung mga ganong linya na gagawin ko. Yun nga, slang din yung terminologies nila dito. Oh, yun. Practice as much as possible kasi yung English, syempre yung Pinoy accent natin, baka lumitaw. Medyo paanuhin natin yung accent natin konti, alam mo yun, na pasosyalin natin kahit papano. Tapos yun nga, nung natapos ko na yung rounds ko, may mga kaibigan ako na ano, na syempre nanonood ng battle lahat. Si shoutouts kay Lance, si Lance, si Ratsol, si Ratsol, kung kilala nyo. Yun, pinarindig ko sa kanila yung ano, yung mga lines ko. Anong sabi ni Lance? Alam mo na, mag-react si Lance, di ba? Yung ano, makikita mo yung reaction niya, ay matutuwa ka rin na, mabuboost din yung confidence mo pag nakita mo yung reaction niya. Di ba? Tapos yun, yun nga. Yung tsaka honest din siya eh, pag may nasipat siyang whack or ganun, iko-call out ka niya eh. Lalo kung one-on-one lang kayong dalawa lang. Na ano ba yun, yung performance mo? Na-meet niya ba yung expectation mo? Or... for sure over yung ano na meet niya sobra. Tsaka ano rin pala, syempre may mga kaibigan na dito na mga itim, mga ka-work ko, alam mo yun, mga tiga dito, alam, mga itim, mga Mexicans na pag pinaparinig ko sa kanila yung mga lines ko, ang sarap lang sa feeling na na-spit ko na sa kanila yung mga lines ko na naiintindihan nila. At makikita mo yung reaction nila. Alam mo yung reaction nila, na malulupitan sila. So, doon din na-boost yung confidence ko na, okay yung ano, okay yung sulat. Sige. Punta na tayo sa doon sa venue. Yung experience. So, yun. Grabe yung ano, yung venue nun. Nakakatakot. Sobrang underground. Sa ilalim siya ng tulay na parang may warehouse lang. May warehouse lang sa ilalim ng tulay, tapos makikita mo yung labas, puro bakanting sasakyan na alam mo yung mga sirana na sasakyan, tapos puro graffiti. Alam mo, delikado sa lugar na yun. Parang gangbanging ano talaga siya eh, gangbanging site talaga siya eh. Alam mo yun, na maraming mga gangbang dun ng mga war, gang war. Pumunta ako mag-isa, first time ever ko yun na ako lang yung pumunta mag-isa sa venue. Kasi though may mga tropa ako na nanood, pero pumunta sila nung ano, late na sila pumunta kasi parang papanorin lang yata nila yung laban. Punta ako doon mag-isa, ako lang mag-isa. Tapos, yun, nakita ko na nandun yung ano, may parang may mga tao, alam mo yun, pumasok ako sa venue. Tapos nakita ko doon, ewan ko, kilala mo si Jacob, yung ano, yung amboy na nagpupunta yung lagi pag yung nasa ano, present yun lagi sa ano, nakikita naman lagi sa ano. Hindi mo siya kakilala? Ano kakilala mo? Kakilala ko siya, kaya ano eh, shout out sa kanya, minessage ko siya, ano eh, prior pa yung event, sabi ko may battle ako sa LA, baka trip mo man, sinend ko sa kanya yung lineup, tapos yun nga manonood daw siya. So pagpasok ko sa venue, siya agad yun nakita ko, na parang wala pa masyadong tao eh. Actually, wala namang masyadong tao eh. Tapos, yun na, nagkakwentuhan kami, tapos, inobserve ko yung ano, yung venue, walang Pilipino. Wala, as in. Siguro merong isa. May isa akong napansin, tapos hindi pa nagtatagalog. Yun parang dun na lumaki. Isa lang, isa. Tapos yun, walang Pilipino, mostly mga Chicano at mga itim. As in, yung nakita sa video na Pinoy, kayo lang talaga yun. Ano? Mga ano ko yun, mga tropa ko pa yun, alam mo yun. So, alam mo yun, bias. Pero... So, nung nakita ko yung ano, yung venue, nakita ko yung environment, sabi ko, tangina, sabi ko, yung, alam mo yung sa first round, o diba, yung Filipino accent.
Gimmick ko. Para sana sa ano yun eh, sa Filipino crowd yun eh, kung may manonood. Kaso, sabi ko, shit, patay. Sabi ko yung gimmick ko sa first round. Sabi ko, walang effect yun dito sa mga to. Hindi nila ma-appreciate yun, alam mo yun. Tapos, yun na nga nung kami na, yung lumaban. Yun yung isa sa mga time na confident ako sa naging sulat. Na alam kong papalag to kahit anong sabihin niya. Tapos, parang pinag-aralan ko siya mabuti. Alam ko yung third round niya, magpipreach siya, magdadrama siya na, alam mo yun, na ganun. Kaya parang, yun, na-predict ko yung mga gagawin niya. Kumbaga may game plan ka talaga dun. Oo, tapos, yun na. In-spit ko yung intro sa first round. Nagulat ako. nagsisigawan sila. Yan nga eh. Tapos, yun din, sobrang impressive yung kung paano mo hinandle yung crowd dun. Kasi halos every bar mo talaga nagre-react sila eh. Pero ikaw, yun nga. Naging composed ka pa rin all three rounds. Anong feeling nun? Yung nakikita mong nagiging sobrang effective nung ginagawa mo sa international scene na yun. Man, ang sarap, man. Parang iba. Ang sarap sa feeling na ibang mga tao to eh. Alam mo yun. Siyempre, sa flip top or sa Philippine battle rap scene, alam mo na ano eh. Kaya ko makakuha ng crowd reaction. Pero ibang feeling pag nakakuha ka ng crowd bars reaction. Ka lang eh. Oo, di ba? Ibang feeling pag crowd reaction, nakakuha ka ng crowd reaction ng mga mga foreigner. Tapos grabe makikita nga mo rin yung mga, nakikita ko yung mga pioneer din, like Danny Myers, Arsenal, nakita ko rin sila nagre-react sa Lions ko, which is, good to. Okay to. Masaya ako sa nangyayari. Alam mo, sobrang saya nung gabing yun. Kami as a fan nung pinapanood namin, talagang makikita mo nag-translate yung EJ Power na pinapanood namin sa Flip Top dun sa yun nga international, na ikaw talaga yun mismo. Kasi ito yung sina Looney, di ba, parang tinatry nilang mag-adapt eh, parang tinitweak nila yung style nila para mag-adapt. Ikaw parang naging yung confidence mo andun pa rin, yung swag mo sa Flip Top, yun yung hindi nawala eh. Kaya sobrang nakakaano nung pinapanood namin to. Salamat. Ito, yung round 2 mo, sir. Yung nung nag-Spanyol ka. Anong background dun? Pinag-aralan mo yun or talaga meron ka ng prior knowledge sa Spanyol? So, kasi malayong Hispanic community dito sa Colorado. So, medyo naiintindihan ko yung... Hindi naiintindihan eh. Familiar ako sa ibang mga, alam mo yun, sa mga words nila. Tapos may ginawa ko yun kasi una nakita ko yung lineup, mga Mexican yung babattle. So magiging crowd dito mga Mexican, alam mo yun. So kung kailangan kong gawin yun para makuha rin yung, alam mo yun, yung crowd reaction. Tapos nakita ko yung isang laban niya doon sa liga na yun. Nakipag-battle siya sa Mexican, parang heavyweight sa Mexico yung naka-battle niya. Nakita ko, parang sumusundot-sundot lang siya ng mga Mexican na lines. Parang, you gonna get, parang, you gonna get eight, like, ocho, parang mga ganun. You're a fag, like, hot to. Parang ganun lang, sinisundotan niya lang. Sabi ko, try ko nga mag straight 4 or 8 lines na Spanish. Tapos una gusto ko i-rhyme yung entiendes eh. Parang yun yung follow up ko sa pinaka punchline eh. Yung entiendes. Tapos nag-isip ako ng mga ka-rhyme ng, naglista ako ng mga ka-rhyme ng entiendes, pretendes, serpientes. Tapos may ako yung, alam mo yung translator app sa nag-isip ako ng thought, parang gusto ko yung pinaka punchline, parang mas magaling ako mag-Spanish sa'yo. Parang you're just a pretender. Tapos nagtanong ako sa mga kilala kong Mexican sa trabaho, tsaka mga kaibigan ko na din. Na
gusto ko kasi as much as possible yung ayokong speech siya na parang galing sa libro or galing parang tin-translate ko lang. Gusto ko yung pag sinabi ko siya na parang sinasabi ko siya in a daily basis. Yung parang sinasabi lang siya sa daily basis. Yun. Natural lang. Doon nabuo yung ano, yung Spanish ano bar na yun. Classic din na yung ano, yung reaction nila eh. Nagulat din ako na ano, hindi ko na nga nasabi entiendes agad. Alam mo, punong pa lang sa pagpalo ng pretenses. Parang wild na agad yung reaction nila eh. Eto men, yung ano, yung call out mo kay Disorus. Ano naman yung ano mo dun, sir? Inspiration ng call out mo dun? Ano eh, or talagang sa bar mo lang talaga na ano, as punchline. Hindi, ano. Huge kasi, fan ako ni ano, ni Tesoros kasi talaga. Kasi napansin niya dun yun, di ba? Ano niya? Oo, oh, yun nga eh. Nagulat din ako dun. Huge fan ako ni Tesoros, tapos actually, for the record, first ano ko yun, call out ko yun. Never ako nang... Eh. Yun nga yung ano eh, kasi hindi naman nagko-call out si EJ. Di ba? Tsaka, nag-call out ka noon, round 2 ba yan? Round 2 yun. Round two. Kaya may isang round ka na talagang convincing na ano. Kung magko-call out ka, talagang na-back up na nung round 1 mo na solid. Kaya, hindi siya pahiya or hindi siya ano, hindi lang mema call out eh. Parang seryoso talaga eh. Yun nga ano, parang yun first ever na call out ko yun. Tapos, siyempre, international ano na yun, di ba? Mga call out na tayo ng heavyweight, alam mo yun, na baka mapansin, alam mo yun. Pero ano, hopefully mangyari soon, alam mo yun. Nga eh. Sana dyan sa Pilipinas, sana gawin ni Arik yung Tectonics 3. Oh, man. Sana. Or if sana. Ever, pwede din actually si Sharon eh. Game ka doon? If ever. Masyado. Lakas si Sharon eh. Kasi sabi niya, babattle ulit siya sa flip top eh. Sabi niya. Eto sir, pero yun, yung enter mo, na sabi mo ano, sali kang isa buhay. Legit ba yun? Or ada? Oh, siyempre, depende pa rin kay, ano, kay Arik yun. Pero magbabakas ka dito ng isang, ng ganong katagal next year? Yun yung ano, paplanuhin ooh, siguro. So possible pero, talaga. Matagal ko ng pangarap yan, alam mo yun. Hindi lang talaga natutuloy kasi umaalis ako, alam mo yun, hindi siya natutuloy, which is sakit sa puso. Kaya nga eh. Pero hopefully, next year. Pero, balita ko maraming sasaling malalakas. Pero yun, hopefully, mangyari, depende pa rin siyempre kay Arik. Siyempre, may siya mag-re-decision ng lineup ng isa buhay, pero gusto ko 'yun, 'yun na lang masasabi. Yan. Oo, yung naging feedback pala nila after nung battle, 'di ba? Ano yung ayun, ha? Sinabi ni Kali na sa ganung performance. Ayun. Na natuwa siya, alam mo 'yun. Nagulat kasi hindi niya expect na para makikita nga eh, na parang hindi niya inexpect yung ganun na performance. Oh, nagulat siya. Ang dami kong, alam mo yan, ang dami kong ginawa sa battle na yun, syempre. Unang laban ko sa English yun, kailangan magpakitang gilas kahit pa paano. Tsaka, syempre, nire-rep natin yung ano dun, di ba? Flip-top tayo. Yung Pilipinas na mismo, alam mo yun. Pilipinas, flip-top, syempre. Di ba? Syempre, hindi natin pwedeng ipahiya yun. Tapos, yun lang para sa ano sa ako sa sarili ko na masaya ako na nagawa ko yun na isa yun sa mga battle na kaya kong panoorin ng paulit-ulit. Isa yun sa mga battle na ipapakita ko sa mga magiging anak ko, alam mo apo, yun. Apo, alam mo yun na magiging proud ako doon habang buhay, alam mo. Grabe. Kasi isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataon na gawin yun. And yung bonus na lang yung mga compliment, yung mga papuri na natanggap ko sa laban na yun. Though may mga ano pa rin, may mga criticism pa din na hindi naman natin maiwasan yun. Pero alam mo yun, kukuha pa rin tayo dun ng ano yun, ng something sa mga criticism na yun.
syempre hindi naman tayo may stock lang, kailangan pa rin mag ano, level up. Alam mo 'yun. Kahit pa paano. As a fan din, sobrang nakaka-proud 'yun yung ginawa mo na 'yun, sir. Thank you, Sobrang thank you. ilang beses na rin namin inulit 'yan eh, yung ano, battle. Thank you. Ito sir, may ginagawa ang album, 'di ba? Oh, To the First to the Power. First Power. Invite mo naman yung mga fans, sir. Kung meron ka ng release date, ganun, sir. Or... Current, ano, wala, hindi naabot this year. So, sinusulat ko pa rin siya. Siguro, dalawang tracks pa yung sinusulat ko. Yun, early next year, siguro. Lalo, nag-release si, ano, ang daming mga, alam mo yun, sila Lunis, Apok. Kaya nga eh. Nag-release sila ng malulupit na album. So, nakaka-inspire. And ako, nawala pang ano, masyadong credibility sa music, syempre. Kailangan ko rin, parang battle, kailangan ko rin patunayan sarili ko sa music. Yun, sana i-follow nila ako sa, ano, follow nila yung Spotify Yun. account ko. Yung follow nila ako doon. May mga ilang tracks ako na nandun. Sana magustuhan nyo. Tapos syempre yung ano, yung YouTube channel ko na din.